kailangan mo nga yung Panginoon. Yun lang, isa lang ang hinahangaan. Isa lang kailangan ito. Pangalawa, yung magulang ko. Yun lang hinahangaan. Mahalin mo magulang. Hindi man naging maayos yung magulang na trato sa'yo. Ikaw na yung binigyan ng knowledge ng Panginoon. Totoo. Ikaw na lang umuna. Ipakita mo sa magulang mo na meron kang ganun. Meron kang espiritu. Meron espiritu. Hindi mo, kami na magulang ko dati. Hindi kami magkasundo. Tapos? Hindi kami magkasundo ng magulang ko. Ayaw niya din sa asawa ko. Ganun? Oo. Pero dahil ano yung paniniwala ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Anak lang ako eh. Tama. Eh hanggang ngayon, okay na kami ng mama ko. O, diba? Ganun na lang, simple lang. Kasi may hirap din naman yung magulang mismo natin, o husgan natin. Ako talaga sa totoo lang, nanay ko sa amin nung araw may hanap buhay. May tindahan kami mismo sa ano, palingki. May chinilasang kami, may bigasan, may sigarilyo. Pinapadalang ko pa rin pagka may kita ako. Kumita ako nung araw ng 1 linggo, 500. Pinapadala ko sa kanila yung 200. Malaking bagay nung araw, 200. 1970. Ngayon, sobrang liit na pahalaga ngayon. Ang ako? 200 ngayon, wala nang mabibili. Ang nangyari kasi dun, kung bakit may nakasundo ng mama ko. Pumalis siya dito sa Pilipinas, pumunta sa ibang bansa. Nagkaroon siya ng problema sa ibang bansa. Sino ang nalapitan niya, anak niya, di ba? Siyempre, ako naman. Kahit sabihin mo galit kong magulang mo sa'yo. Dahil anak, mahal mo yung magulang mo. Hindi mo naman may pagkaila yun, hindi naman. Pero kung hindi siguro ako nakakilala na sa Panginoon, siguro i-snubbing ko lang yung magulang. Ay, bakit ito. Ikaw nang gumawa ng sa akin, ang sama-sama ng ugali mo sa akin, di ba? So, ngayon, lalapit ka sa akin, pero hindi. Dahil andun na yung pagmamahal ni Jesus eh. Totoo. Na dapat wala kang isumpat, hindi ka manumpat. Pakita mo sa magulang mo na kahit nasa sinaktan ka niya, mahal mo pa rin siya. Nandoon pa rin ang pagmamahal mo. Ngayon, nilapit ko dito sa ano, sa Kamkarami. Eh, tamang-tama alam mo yun, may mga Panginoon, may ano talaga yung Panginoon sa buhay natin. Na ipakilala sa atin yung Panginoon na makatulong sa atin eh. Totoo. Kasi yung time na yun, wala akong alam kung sino lalapitan ko eh. Pero ngayon nagtitinda ako ng Paris eh, kasi may postcard ako, may sidecar ako, ang Resigil, tinda ako ng Paris mami. Ngayon may dumating na lalaki, hindi ko kinala. Nag-isa lang siya eh, solo lang siya naglalakad, tapos parang ano lang, simple lang. Tapos sinalo ko siya, Sir, kayo, Paris. Sabi niya sa akin, gusto ko sana kumain kasi kulang pera ko eh. Sabi sa akin, 25 pesos na pera ko dito eh. Sabi ko, Sir, wala, ako na bahala. Ganyan, kasi akin naman yun eh. Ah, sige, okay lang ba? Sabi niya sa akin, baka naman malugi ka sa akin. Di sir, walang problema, akin naman to eh. Ganun. Ganun natuwa siya sa akin. Sabi niya sa akin, bukas kita tayo ha. Sabi sa akin, nakita kami dun. Yun pala. Pero nakita kami, pero mayroon akong ano, mayroon akong pangamba. May pangamba ako, bakit sino kaya itong tao? Baka bigla magkabulagaan, iba na palang pakay nun. Yun pala, yung tao na yun. Eh, niyaya niya ako mag-inom, di sinamahan namin siya. Sinamahan namin siya ng tropa ko. Hindi siya magpakali. Umiinit din yung katawan niya. Sabi niya sa akin, Chamber, batsi tayo. Ang dami yung motor mo. Eh, siyempre ako, parang wala ako sa ano. Sige sir, sakay ka. Punta kami sa hotel, loan. Nung pagpunta namin sa hotel, yung kasama ko, pinasunod ko na lang. Puta, inutil ka. Oo. Oh. Eh, siyempre sabi ko, Jujo, ang Diyos na lang bahala. Ngayon, nung dumating ako sa hotel, nabukas siya ng cellphone. Kilala siya dun sa hotel eh. Nabukas siya ng cellphone, tapos pinakita niya sa akin kung sino siya. Ex-mayor pala siya ng Cavite. Ex-mayor siya ng Cavite, tapos ganun lang, simple lang siya. Nag-isa lang siya naglakad. Ngayon, in-open ko sa kanya na ganito, o ganito. Dahil dito sa mundo natin, sa Pilipinas, kung wala kang backer, di ka malakas. Hindi ka papansinin. Ngayon, sabi niya sa akin, punta ka ng Kamkarami. Pagdating mo sa Kamkarami, punta ka sa Sumbungang Bayan. Ayun, Sumbungang Bayan mo ba yun? Sa may Kamkarami. Anong radyo yan? Sa PCRG. Galing ako dyan. Sumbungan ng Bayan. Oo. PCRG. Ngayon? PCRG pala, hindi RJ. PCRG. Ang may hawak kayo dyan, si General General Bird Cruz. Yun. Yung sinabi niya.
Punta ka doon. Kay General Gilmer Cruz? Oo. Best friend. Sabihin mo sa kanya na pinapupunta kita. Sabi ko sa kanya. Hindi nga sir. Oo. Pagpunta ko doon, hinarang ako. O ganito, ito lang. Gawa kami na referral. Punta ka ng POA. Sabi siya, hindi, hindi ko kailangan yung referral. Sabi ng ano, ng mayor. Tawag ako sa mayor. Sabi niya, kakausap mo sa polis. Nung kinakausap niya ng polis, ay, ang lakas pala ng ano mo sir. Ay, ano nga pala ang ano nyo, ang out nyo? Anong out nyo ngayon? Mamaya pa. Anong oras? Mga 5 pa yata. Hindi ko alam. Mga 5, okay lang. Pagkatapos nyo, mamamasada na kayo niyan. Uwi na ako sa bahay. Ay, uwi ka na. Bakit? Makakatid sana. Hindi, walang problema. Atid kita. Anong oras ka ba? Gusto ko nga ngayon eh. Ngayon na? Oo. Oh, ano, sige. Uwi ka na? Oo. Oh. Dito pa sa mga kasama mo. Balik ka na lang. Ayun o, tingin mo. Brad. Yung... Tanong ko yung kadex namin dito. Hintay-hintay ka lang dito. Sige. Salamat ah. Kabigayan na ron, no? Kabigayan na. Kabigayan na ng tubig. Saan yung sumbong kita? Boss, lagyan nyo pa. Dito na lang, dito nyo na lang ilagay. Okay.
kahoy eh. Kanina pa ako kain ng kain. Guys, tuloy pa rin ang ating coverage dito. Nandito na tayo sa kabaan ng Ibeco Road. Tataas ang museum dito. Kayo maangkat niyan ng bulto, saan kayo maangkat? Bumibili Thank you.
ayan po. Ayan. Sarap po ako dito. Sarap. Mura lang, 10 piso. Sila may ari. Sila kayo pwede makadikit doon. Ang lakas na sa makaka-copyright tayo. Shut up.